Lost connection to server. Na pwede kang mag-kill. O, sabi ko na nga ba eh. Lost connection to server. Bravo. Naku, ito na sinasabi ko. Lost connection to server. During the release day of World of Dragon Nest, we were not able to connect to our chosen servers, and developers even decided to create new ones. For me, it's not good. Why? Players will be scattered, and in the long run, some of these servers will be a ghost town. Why not increase the capacity of existing servers? Well, there are factors that we do not know why developers have chosen this option. But then, players had to endure this. Manticore na tayo, dito na tayo, sa, ito na yung ano natin. Ito talaga yung server natin guys sa Manticore. Ito yung ano nila guys, tawag dito. Character creation. Yan, pwede kayong, ang pwede nyo lang maano, it's hair. Yan, ito yung hair nila. Parang mas gusto ko ito na lang. Hair, and hair color, skin, tapos yung eye color, outfit, pwede mong ibahin sa server ng Manticore. Ba? Parang ayoko ng chat na nandito. Totoo yan. Classic kasi yung ganitong setup eh. Na nandito yung chat. Yung medyo modern style na na ano. Andito yung mga chat nila minsan or dito eh. Totoo yan. Sa mga bagong MMO sa mobile. Kasi ito yung napauso dito ng chat eh. Ay, hindi nagta-target lock to men. Paano ba mag-target lock? Hindi ano to. Patch to eh. Ito. Minibug. Dapat i-click. Ay, pag nag-ano ka, dapat i-click mo yung mobs eh. O, yan o. I-click mo siya. Pero pag, pag nag-tao dito, nyari, na-lock mo na yung mobs, tapos umiwas ka, lumayo ka sa kanya, kailangan mo siyang i-click ulit para ma-target mo. Hindi siya yung, ano, auto-lock. Wala siyang auto-lock na target, men. Uso ngayon yung grind eh. Mobile game grind. Yung UI ah, yung UI pa lang. Sa UI medyo hindi ko ano yung UI. Hindi ko siya gusto. UI is user interface. Yun, hindi ko siya masyadong gusto pa. Lalo na tong chat. Nakaka-distract tong chat eh. Pero ito kasi yung classic setup ng mga MMOs, mobile MMOs. Andito talaga yung chat sa baba. But usually yung chat guys sa ibang MMO nahahide na siya eh. May parang 1 or 3 lines lang na pwede mong 1 to 3 lines lang na makikita mo. Pag click mo pwede mo siyang i-enlarge. Classic setup to, classic setup ng mobile MMO yung interface ni ano. The World of Dragon Nest. Eh, so yun, tuloy-tuloy lang pala siya guys. Tuloy-tuloy lang siya pag nag-auto path. Ayan lang siya. Akala ko Liumord, find Leonard pala. Find Liumord sana eh. So may distance indicator din tayo. Eto siya, saka minsan nandito. Ito, pan. Yan, may pan din siya. Yan yung tilt niya. So, you have total control of your camera.
Ah, so you have two choices pala. May auto battle siya, manual skill, pero naka-auto. Ito, oh, may ano siya, Mike? Siguro ano, auto attack lang siya. Na may na pwede kang mag-skill. Oh, sabi ko na nga, Mike. Ayun, na-click na natin. Let's try to check no kung may trade system sila. Player to player trade. Tingnan natin. Ito yung mga green names yata is players. Uy, pareho kami oh. View gear, request duel, request friend invite party, request cross. What the fuck? Request cross breeding. Play with pet. Okay, wala siyang trade. Siguro baka may ewan ko lang kung may player to player trading system dito, but not sure pa kung ma-open siya as your level goes higher, no. Alam ko may mga ano si oy, may bago tayong skill. So at level 5 new skill tayo. Tingnan natin si auto battle. Antong ano, may manual skill eh. Naka normal attack lang siya, pero ikaw yung mag-skill. Oh, di ba? Ikaw mag-skill. Oh, so may ganito siyang feature. Manual attack pero ikaw yung mag-skill. Pero kung naka-auto battle siya, lahat ng skills. For now talaga guys, dapat masanay muna tayo dito sa tawag dito. Yung medyo laggy kasi madami talaga nang nagla-log in na players. Ang daming questers. Wala na masyadong mobs. Wala siyang auto-equip. Ayun, may auto-equip siya pag medyo mataas, mas mataas yung CP ng new equipment mo from the old equip, from your previous or currently equipped equipment, may auto-equip function siya. Classic style din ng mobile MMO. Ayan, like that. Auto-equip din ang mas mataas na item CP from your current equipment, auto-equip siya. Pero graphics wise okay naman siya guys eh, kasi parang cartoonist feel yung dating niya. Pwede na siyang sabihin parang anime na style, no. Tingnan mo yung mga ano paligid niya, ayan oh. Clear na clear eh. CP niya andito, CP 280. So pero pag nag-interact, naka-auto quest ka, pag may mga interaction like this one, papakawalan mo yung mga prisoners, kailangan mo ikaw talaga mag-click. And it's lagging. Ayun. Ayan oh. Click mo siya. No ba? Eh medyo laggy lang talaga siya guys kasi madaming players na nag-log in. Nai-stress ng sobra yung server. Kaya we have latency issues. And aminado naman sila Nexon doon. And it's understandable for a new game. Lalo na mga MMORPG. Hindi tayo makakapaglaro ng tuloy-tuloy sa ngayon. Dahil nga madaming players trying to log in the game. And the servers are being stressed out. So sometimes siguro, nagde-decide na lang si game developers na i-close yung server. For this day, from the time na nag-start sila ng announcement na open na yung servers nila, parang nakapag 3 times na sila na maintenance men. Ayun, so every mobs, hindi siya yung dependent lang sa main quest, no? Yung XP niya guys, every mobs, nag-i-increase din. Kada kill nyo ng mobs, hindi siya dependent sa XP na bigay ng main quests. Meron kasi ibang ganun eh, na tawag dito na mga MMOs. Dependent lang yung XP sa mga quests. Kahit ilang mobs pa yung patayin mo, hindi ka magagain ng XP. Dapat i-quest mo siya. Mas mataas ang CP sa akin to, pero lalabanan natin yan. Tingnan natin ah. Ah, agrito. Oh, laggers. Uy, grabe ka naman. Ayun lang tayo nakita ulit.
For now. Boost yan, man. Quest done na to. Quest done pag hindi naunahan ng lost connection. Oy, 50k agad na gold, oh. Okay. Kaya naman to. And na, ay, wag. Okay, may difficulty level din. Uy, dalawa pa. Auto battle yan. Let's me explain how to use auto battle. Let's me explain. Ako, narong grama tayo dyan, ah. Dungeon na lang, man. Lag pa. Oh, ay, ganun talaga. Nalapitan ba ako ng puto na to? Naubos yung skill ko sa isang mob, ah. Doon. Tingnan nyo, man, lag pa din. But it's okay, it's understandable. Dalawang beses ko binalikan yan, di agad lumabas yung boss sa dulo. Ah, talaga, Zylar? Let's check dito, man, kung lalabas siya agad. Buti yung entries mo, man, hindi na gano, hindi na tawag dito. Hindi kinain. Oh, malayo pa tayo sa boss. Huwag ka munang mag-skill. Ubus na yung skill natin. Sabi na yung mag-ultimate pa to. Oh, patay na. Pero nakakatawa din pala minsan pag lag, no? Kaya nag-archer ako, eh. Sabi ko na nga ba, eh. Kawawa melee pag ano, eh. O nagagawa ng mobs, eh. Na, bukas mas balag yata to. Yep, hindi bumawas pag di natapos. Ah, nice. Mabuti naman pag ganun, men. Ito na yung boss natin, oh. Inahihahin ko lang yung karakter ko, patay kong patay. Hindi na babawasan. Woy! Ayun, times 8 na lang. Oo nga, man, inaswertihan tayo, eh. Uy, gago. Oh. Yun lang, men. Di ka makakawala sa CC ng boss. Siguro, mas okay na lumayo talaga tayo. Nilalapitan tayo, eh. Ah, pwede nyo palang ano, tawag dito. Yung camera lang nakalock sa target view ito. Pero wala siyang target lock. Literal na target lock. Mukhang tapos na to. Uy! Ayun, tapos na. Okay na sa akin, Nods. Lumabas na ulit yung character na kala ko na-delete. Nice! Happy gaming, JR Martinez. Oh, di na rin masyado na DDC, men. Lag lang.
Medyo laggers lang min, yun. Yun! So, thank you guys sa panonood ng ating World of Dragonest stream, no? Nag-first impression na naman tayo dito. And, bukas try natin ulit mag-stream kung ganun pa din. Medyo every, 10 minutes, DC-DC. It's understandable, guys. Okay lang yan. Konting pasensya, huhupa din yan, sabi nga nila, diba? So, thank you guys sa panonood ng stream natin. And, happy gaming lang. Konting pasensya lang sa game natin ngayon, sa World of Dragonest. Huhupa din yan, guys. Don't worry.